Yun, what's up mga kagaston? So, meron tayong simpleng gagawin sa araw na to dahil sa motor na to. So, ang odo neto, sobrang baba. Ayan, ang odo neto. Kitang-kita, 1,002. So, siyempre, bago lahat, intro muna. So ayan na, ang auto niya is 1,002. Pero sobrang ingay ng kanyang tensioner. Ito yung tunog. Tapos pag i-rep mo siya ganito. So, ganun siya kaingay. So, ang gagawin lang naman natin dito, simple lang, i-reset lang yung kanyang tensioner. Ngayon, papakita ko sa inyo yung proseso kung paano mag-reset kasi may mga newbie na hindi alam kung paano i-reset or natatakot. Kasi even kasa, kaya hindi na dinala ni sir, hindi daw alam gawin, kaya sa akin diniretso ni sir yung motor niya. Kasi simpleng pag-change oil daw, hindi daw niya ganun kabisado. Tsaka yung ingay na to, hindi rin niya daw alam gawin. So, yun. Sa atin dinala yung motor para i-reset. I-reset lang yung tensioner nito, tapos okay na. So, nakita nyo naman yung andar niya. Mamaya makikita nyo yung andar kapag tapos na. Kalasing ko muna yung kaha. So, yun mga kagasto, na binaklas na natin yung kaha dito sa may side. So, sa pagre-reset ng tensioner, tatanggalin mo lang yung takip dito. Yung takip niya nito. Ang size nito 10mm, na mas maganda pag bubuksan mo to, close range at saka malamig yung makina. Kasi pwedeng ma-lost thread yung thread or yung thread sa loob. Pag na-lost thread yung thread sa loob nito, palit ka ng buong tensioner. So medyo mahal din kasi nasa 1 plus din to. 1,000 plus. Sir, pahawak ako. Dito, tutok mo dito. So sa pagre-reset ng tensioner, pwede kang gumamit ng size ng Allen 4. Ako kasi gumawa ako ng pang-reset na barbula. Tinulisan ko lang ng konti yung dulo. So sa pagre-reset, ipapasok mo lang dyan. Tapos diin mo, alalayan mo yung diin ng konti. Tapos paandarin mo yung motor. So pagdating sa radiator FI, di mo na kailangan mag-TDC. So ayan, ang gagawin mo lang, paandarin mo. So ayan, paandarin natin yung motor habang nakaalalay ako ng diin dito. Ayan. Tapos mararamdaman mo yan, gumagalaw yun. Siyempre, umiigot yung timing chain. So parang umaangat ng konti yan, alalayan mo lang. Tapos, ididiin mo siya, may maririnig ka na tutunog. Ayun. So pag narinig mo na tumunog na yun, yun na yun. Tapos, pwede mo nang patayin. Yan, pag pinatay mo, doon mo ilalagay yung takip. Sa paglalagay naman ng takip, so ganun lang din, ididiin mo siya rito, isang daliri. Tapos, pangiikot mo yung isang kamay para iwas lost thread. Yan. So, ito yung pandidiin mo dito, itong daliri na to, tapos ito yung pangigot mo, nakaganong ka, yan. Para maiyano mo. Tapos, pag naipasok mo na sa kamay, siyempre alalay lang din yung panghigpit. Pag nahigpit mo na sa kamay, higpitan mo na ng 10mm na close range, siyempre alalay lang. Kasi pwedeng ma-lost thread yan. Yan, so, okay na. Ngayon, paandarin naman natin.
So ayan, na-reset na siya. Ganto na yung tunog ng makina niya ngayon. Nawala na yung Logitech kapag umaandar at kapag i-re-rev. Ganun lang kasimple yung pagre-reset ng tensioner, mga kagaston. So, yun. Thank you for watching. Hanggang dito na lang yung video natin. Located tayo, Kakutod, Mabalacat, Pampanga. Nakapost naman sa ating Facebook page. I-Google map nyo lang, Nikki Motorcycle Parts and Accessories. Nasa Facebook page natin yan. Facebook page, ayan. Nixon Leonard Motovlog, tsaka YouTube channel natin. Pwede nyo akong i-message sa page natin para sa schedule. Everyday naman open tayo, tsaka nagpo-post tayo kapag sarado yung shop. Available din sa atin yung mga genuine parts ng Raider, FI at tsaka curb type. At tsaka mga sprocket set, accessories, ayan. So, ayan. Hindi pa natin na-display yung ibang binili natin ngayon. So, ayan. Hanggang dito na lang yung video natin. Ayan si Sir. Galing siyang rides. Medyo kinabahan siya kasi nag-iba daw yung tunog ng makina. Kasi bago lang yung motor, nakita nyo naman ang auto, 1,000 plus lang. So, may mga ano kasi, lumabas na hindi masyadong madiin yung tensioner kasi may ginawa rin tayo nito ng auto, 529 auto, ganitong-ganito yung kulay. So, ito naman, 1,002. So, pag narinig nyo yun, huwag kayong kakabahan, hindi naman factory defect yung makina. Tensioner lang, pero may mga factory defect, yung vlog nga ni Kibenworks. 4K auto, alam ko napalitan yata ng sigunyal yon. Pero depende sa pet tsaka means. Pero swap, tawag net napunta sa'yo is good quality kasi tawag neto. Meron kasing lumabas na hindi ganun ka-quality. Kung hahanap ka ng quality na nung lumabas na Raider, masasabi ko siguro na yung mga naunang Raider na lumabas yun yung mga matibay. So yun, hanggang dito na lang. God bless sa inyo.